Good day mga bossing, mga madam. Bali yung video natin ngayon, hindi muna fishing. Magshare muna ako ngayon kung paano ko ginagawa yung aking mga metal jig. Pero ngayon, gagawa muna tayo ng metal jig mold. Share ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Yung mga metal jig ko kasi dito ang ginagamit. Dito sa Timor-Leste, mga ginagawa ko lang. Kasi yung mga metal jig dito, hindi masyadong gaanong maraming pagpipilian. Tsaka yung mga bigat, hindi natin medyo ano, medyo magagaan. Hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na marami kang mapipili, yung mabibili mo talaga yung gusto mo. Kaya ito yung mga ginagamit ko, ayan, nakasampay kasi hindi makapag-fishing ngayon kasi umuulan, tas ang lakas ng hangin. Ayan, kagaya nyan, ayan yung mga bagong gawa ko. Okay, start na tayo, gawa tayo ng metal jig mold. Okay, bali ang mga materials na gagamitin natin. Nanguna ito dapat may clay ka clay. Ayan. Maraming nang nabibili niyan. Tapos ito yung gagamitin nating pinaka putty niya. Ayan, yung pinaka mold ito yung gagamitin natin. Polyester putty. Ayan. Hindi ko lang alam kung meron sa atin yan sa Pilipinas. Ayan. Tsaka ito. Parang karton pero parang plastic. Ayan. Nabili ito sa ano, school supplies. Ayan, okay. Umpisa na natin. Nag-gupit-gupit na nga pala ako nito para ready na. Ito, kailangan natin clay. Tabasin na natin ngayon yung clay. Bali, dapat sukatin nyo na rin kung gano'ng kahaba yung metal jig na kukopyahin nyo. Yung kulay dilaw na yan, yan yung pinakita ko sa inyo kanina, yung parang karton. Ayan. Bali, yan yung ginupit ko. Bali, yan na yung magiging korte ng clay. Yan na pinaka pangharang. Ingat lang tayo sa kutsilyo mga bossing, matalim yan para di tayo masugatan. Doble ingat. Okay mga bossing, bali ito na yung kukopyahin nating metal jig. Ayan. Pwede nyo rin gawin to sa ano, sa ano, plaster of Paris. O kaya dun sa may boral powder. Dun sa mga gumagawa ng bahay, sa mga nagpipintura ng bahay. Ayan, pang masilya nila. Pwede yan. Pwede tatabasan ko na nga rin pala ng konti para
hindi na masyadong mahirap magdiin ng meter jig. Baga parang may korte na rin siya. Kasi kung hindi ko babawasan to, hindi natin babawasan yan, masisira yung korte nung pinaka-rectangle nung clay na yan. Medyo bubuga. Bubuga yung clay pag diniin mo yung metal jig. Okay, bali udin lang natin ng kalahati. Yung sakto lang sa kalahati ng metal jig tsaka nung pinaka wire na yun. Ayun yung nasa ibaba at sa taas. Kalahati lang mga bossing. Ayun oh, mga bossing oh, nakita nyo medyo bumuga yung clay, di ba? Paano pa kung hindi mo pa binawasan, mas lalong bubuga yun. Kaya ngayon, konti na lang yung ayusin natin. Medyo patagi natin yung pinakagilid ng metal jig para pag nabuo yung mold hindi siya maraming bakit. Ayan, siguraduhin natin pantay yung pagkakalapat natin mga bossing yung magkabilang dulo. Gawa naman tayo ngayon ng pinaka na daanan ng tingga pagka naglulusaw na tayo. Ayan mga bossing, parang Toblerone ano? Parang korteng Toblerone lang. Ayan, bali hahatiin ko lang sa gitna yan. Yung kalahati, bali itabihin nyo lang muna bossing dahil mamaya magagamit nyo yan sa kabila, sa kalahati ng molde. Bali putulin lang natin yung sobra para paglagay natin ng harang hindi siya magkaroon ng puwang. Halos ipantay lang din natin doon sa may clay na rectangle na yan. Okay, ilagay na natin yung ginawa nating harang. Yan. Lagyan na rin nga pala natin ng clay yung mga magkabilang gilid para pag nilagay natin yung polytop hindi siya bubuga. Naka-secure yung ating ginagawang mold. Ayan. Okay, timpla na tayo. Layo ko muna ng konti ito. Gusto natin magtimpla na tayo. Yun, yan ang laman yan.
Okay. Maglagay lang, magtimpla lang tayo nung kasharon, yung kalahati noon. Yan. Sobra. Basta natin konti. Yan. Asya na yan. Tapos ito yung pinaka-hardener nyo. Yan. Alpha gloss. Polyester pati hardener. Okay, lagyan na natin. Yun. Okay na yan. Okay, ready muna natin para pagkahalo. Ready na. Haluin lang natin mabuti para halong-halo. Ganda yung pagkakatimpla. Ayan. Hindi naman kagad titigas yan eh. Yan. Okay, halo na. Salin na natin. Pwede natin ganyan rin yan para wala siyang ano, ampaw. Yan. Yan. Baligay akong lagyan na sa pinyan para pwede natin ganunin yan para hindi siya maampaw. Yan. Antayin na lang natin ng mga ano, 15 to 20 minutes. Okay, after 1 hour, mga bossing, tanggalin na natin. Ginawa ko ng isang oras para tuyo-tuyo. Medyo siguraduhin lang natin na malamig na bago natin hawakan kasi mainit yan eh. Parang niluluto na yan eh. Wala na ba? Wala na. Yun. Oop, medyo mainit. Ayan. Dumambot yung clay kasi mainit yan mga bossing. Yung bali yung body filler na yan mainit kaya yung clay nalusaw sa sobrang init. Ayan. Bali ngayon, lilinisin natin tong clay na to. Tanggalin natin para makita natin yung pinakamold. Okay, linisin muna natin sa gripo. Okay mga bossing, bali malinis na nga. Ayan. Ngayon gagawin naman natin, lalagyan natin ng pinaka lock para pag nagguhulma tayo ng tingga hindi siya gagalaw-galaw ito, hindi gagalaw yung magkapatong kasi yan. Mamaya gagawin natin yung kalahati. Gawa muna tayo ng lock. Bali baraya na nga pala ginagamit ko kasi matigas yan eh. Barinahin natin. Konti lang, huwag lang kahit hindi masyadong lubog. Konti pa. Tapos itong kabila rin, lagyan natin. Dito o dito. Siguro dito na lang din sa gawin na to. Importante lang naman yan. Diyan, huwag kumilos yung magkapares na molde.
Tapusin lang natin ulit. Okay. Okay, mga bossing. Tapos, ito, mantika. Or kahit anong oil lang meron kayo dyan. Lagyan lang natin to para mamaya, pag ginawa natin yung kalahati, hindi sila magdikit. Kasi pag nagdikit, mahirap tanggalin. Kaya lagyan natin ng oil. Konti lang, huwag nyo nang masyadong damihan para hindi magpuwang. Kasi pag masyadong madami, magpupuwang siya eh. Pati kanina yung tinabi natin kalahati ng clay, ito. Yan. Kaya tinabi natin para dito yan sa kabila ngayon. Teka lang, makasap natin. Ayun. Tabihin natin. Puturin natin yung sobra. Ayan. Okay. Timpla na tayo ulit ng filler para matapos na to. Lagyan muna natin itong ano ulit. Lagyan natin to ulit yung pang cover. Ayan. Tapos lagyan ulit natin ng ano dito para hindi bumuga. Okay, timpla tayo ng pangalawang ano? Pati. Okay, ito na yung pangalawa. Timpla tayo. Bali yung kinokopya ko nga pala na jig na yan. 600 grams yan. Kunti na lang. Okay. Tapos lagyan natin ulit ng hardener. Okay. Halo tayo ulit. Natin. Okay na, okay na to. Tapos kalabi natin ulit para hindi umampaw. Okay mga bossing, tingnan natin kung ito yun. Pero parang tayo na eh. Buksan na natin. Medyo mainit pa. Pero pwede na yan. Kaya nang hawakan eh. Ayan o. Pag may oil, kung sana siyang nagka-crack, may guide ka na kung saan matatanggalin.
natin para mas madali. Baka masira eh. Para makita natin yung pinakagitna niya. Katok-katok lang ng konti. Yun. Konti pa. Dahan-dahan lang para di mabiyak. Yun. Ayan, okay. Medyo nagkapuwang. Pero bibilda pa na lang natin yan mamaya para kuminis. Okay na yan. Kung gusto nyo naman, pag naghulma kayo ng ano, total kikikilin nyo rin naman yung mga ano nyan. Kikilin nyo na lang yan kung sakali. Pero kung gusto nyo build upan nyo. Okay, mabawasin. Tanggalin na natin ito. Tama sa kabila. Pare ko. Ingat. Patalim yung kutsilyo. Yun. Ayan. Tanggal na mga bossing. Ayan. Bali ito yung sinasabi ko. Ito. Yung mga may ganyan, kung gusto nyo, build upan nyo na lang ng pati rin. Pero para sa akin, okay na yan eh. Kasi kikikiling ko rin naman pag naghulma ako. Yan, mga bossing. Bale, ito yung una kong ginawa. 500 grams to. Tapos itong isa, 600 grams. Ayan, linisin na lang natin to. Tapos, okay na. Ayan, bossing. Okay na. Nalinis na natin. Ang importante lang naman dyan, itong loob, ang makinis. Ayan, o. Kinis niya, no? Ayan. Itong mga may butas-butas niya sa gilid-gilid, pwede nyong kikilin yan. Walang problema yan. Pagka naghulma na kayo ng tingga. Ayan. Ang importante dyan, yan. Makinis. Ayan, o. Okay. Pero kung gusto nyo pa rin build upan, wala namang problema yan. Wala namang kaso yun. Para maganda rin tingnan. Pero para sa akin, okay na yan. Okay, mga bossing. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod, gawa tayo ng jig kung paano i-mold. Maglulusaw na tayo ng tingga, tsaka kung paano ko pinipinturahan. Okay, see you next video. Bye-bye.